Mga kababayan, sa kapapasok na balita, namatay na po ang former president na si Fidel V. Ramos sa Makati Medical Center ngayong araw, July 31, 2022, dahil sa sakit sa COVID-19 complication. Siya po ay 94 years old. Si Ramos ay pang-12 presidente ng Republika ng Pilipinas na nanungkulan mula noong 1992 hanggang 1998. Pinaniniwala ang isa si Ramos sa dahilan o isa sa mga taong bumaliktad kay Pangulong Marcos noong EDSA Revolution noong 1986. Bagaman isa si Ramos sa mga dahilan sa pagbagsak ni Pangulong Marcos, ay nasaksihan naman niya ang pagbabalik sa Malacañang ng pamilyang Marcos bago siya pumanaw. Bagaman magkaiba ang ating pananaw tungkol sa political na opinion, ang pumanaw ay pumanaw at nais nating bigyan ito ng respeto. Kaya po, sa pamilya ni Pangulong Fidel V. Ramos, tayo po ay nakikiramay. May you rest in peace, former President of the Philippines. Mga kababayan, sa videong ito, tulad nga ng ating sinabi sa mga nakaraan na ating susundan ang bawat programang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay nais nating makarating sa maraming mga Pilipino ang mga impormasyon para maging aware ang mga Pilipino at maiwasan ang mga propagandang maaring maibitaw ng mga nais sumira sa kanyang pamumuno, katulad ng nangyari sa panahon ng kanyang ama. Ano nga ba ang latest na program ni Pangulong Bongbong Marcos? Narito, basahin natin ang balita ng ABS-CBN na may pamagat na Sufficient Affordable Food Supply Demand Tackled in Marcos First DA Meeting. Sulat ito ni Katrina Domingo noong July 4, 2022. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Agriculture na simulan ang pagbabalangkas ng mga pulisiya upang matugunan ang napipintong krisis sa pagkain sa bansa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naunang nagsabi na siya ang personal na mamumuno sa Department of Agriculture. Sa mga opisyal ng ahensya na ang kanyang agarang prioridad ay tiyakin na ang Pilipinas ay magkakaroon ng sapat at abot kayang supply na bigas, mais at pagkain sa natitirang bahagi ng taon. Kailangan nating asikasuhin ang paparating na krisis sa pagkain. Mukhang bibisita ito sa atin sa susunod na 2 quarters, sinabi niya sa kanyang pagpupulong sa headquarters ng Department of Agriculture. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang tungkol sa pagtiyak na magkakaroon ito ng sapat na pagkain sa presyong kaya nilang bilhin. Walang silbi ang pagkain kung hindi nila ito kayang bilhin, aniya. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya sigurado kung magkakaroon ng sapat na oras para matugunan din ang problema sa mga hayop, partikular sa baboy at manok. Noong Mayo, nagbabala ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, PCAFI, na posibleng magkaroon ng kakulangan sa pagkain sa Pilipinas sa loob ng 1 taon dahil ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay patuloy na nakakaapekto sa presyo ng pagkain at raw materials sa pandaigdigang merkado. Dahil nasa disadvantageous position na tayo in terms of food supply, dapat talagang bigyang pansin kung ano ang magagawa natin, aniya. We have to increase our production and we have to talk about the ways that we can do it, aniya. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga opisyal ng DA na ipasa sa kanyang tanggapan ang kanilang mga iminungkahing executive order, kabilang ang posibleng paghingi sa Kongreso ng karagdagang budget. If there are some EOs and some legislation, you will need even supplementary budget. Tingnan natin kung may makuha pa tayo. Tingnan natin kung mas marami pa tayo, sabi ng Pangulo. Huwag mag-atubiling gawin itong multi-year. Hindi ako naniniwala na magagawa ito sa loob ng 1 o sa loob ng 3 taon, sabi niya. Inatasan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tauhan ng DA na magsumite ng listahan ng mga kalamangan at kahinaan tungkol sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP, isang free trade agreement sa pagitan ng 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, kasama ang China, Japan, South Korea, Australia, and New Zealand. Sakaling sumali ang Pilipinas sa RCEP, ang deal ay inaasahang ipreserba ang kasalukuyang preferential rates para sa 98.1% ng mga linya ng taripa na katumbas ng 228 commodities o $16.9 billion ng mga import. Naunang sinabi ng National Economic and Development Authority, NEDA, ang mga programang napag-usapan natin, bigyan mo lang ako ng baseline kung ano ang nagawa para alam ko yung tinatrabaho
trabaho niyong programa para malaman ko ang mga programang ginagawa niyo, sabi ng Pangulo. Nauna nang tumanggi sa Pangulong Bongbong Marcos na magungkahi ng isang kalihim para sa agrikultura at sinabing ang direktang pangangasiwa ng Pangulo sa ahensya ay magpapaliwanag sa lahat kung ano ang isang mataas na prioridad na inilalagay natin sa sektor ng agrikultura. Ang kanyang direktang kamay sa Department of Agriculture ay titiyakin din na mabilis na gumagalaw ang mga bagay sa loob ng ahensya na nabaon sa katiwalian at mga irregularidad sa nakalipas na dekada. Inatasan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture na i-operationalize ang Masagana 150 at Masagana 200, dalawang programang pang-agrikulturo na iminungkahi na ipinangalan sa Masagana 99, isang programa sa produksyon ng bigas sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama at kapangalan. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang Masagana 150 ay naglalayong makabuo ng 7.5 tons inbred rice kada ektarya sa halagang 8.38 pesos per kilo para kumita ang mga magsasaka ng hindi bababa sa 50,000 per hectare. Target ng Masagana 200 na makapag-ani ng 10 toneladang hybrid rice kada ektarya sa halagang 7.82 pesos per kilo para kumita ng hindi bababa sa 70,000 pesos per hectare ang mga magsasaka. Ang dalawang programang may kinalaman sa bigas ay iminungkahi ni William Dar, ang huling kalihim ng Department of Agriculture ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang mga magagandang plano na dapat nating ilagay. Let's operationalize them already, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Pinaglaruan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang idea ng remaking ng mga tindahan ng kaliwa upang makasabay sa panahon. Sa mas mahabang panahon, kailangan talaga nating buuin ang ating value chain mula sa ating mga siyentipiko hanggang sa ating mga tindahan ng kaliwa. Sabi niya, we have to remake that model. It's a very different world out there because of the technology. Pero the concept is still going to be similar, sabi niya. Ang seguridad sa pagkain ay isa sa mga pangunahing pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago siya opisyal na nanumpa bilang 17th Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang inaugural speech, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang issue sa food sufficiency ay magkakaroon ng preferential treatment sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang pagkain ay hindi lamang isang kalakal sa kalakalan. Kung wala ito, ang mga tao ay humihina at namamatay. Ang mga lipunan ay naghihiwalay. Ito ay higit pa sa isang kabuhayan. Ito ay isang existential imperative at isang moral, sabi niya. Samantala, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mataas na output ng bigas at mais sa bansa ayon sa ulat ng Business World na may pamagat na Marcos List Increased Rice, Corn Output at DA Priority noong July 4, 2022. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kinuha niya ang posisyon sa Department of Agriculture upang ihanda ang ahensya para sa napipintong krisis sa pagkain at hudyat ng kanyang hangarin na itaas ang domestic output ng bigas at mais. Kailangan nating asikasuhin ang paparating na krisis sa pagkain na tila ay bibisita sa atin sa susunod na dalawang quarters, aniya sa isang closed-door meeting kasama mga opisyal ng DA sa isang video na inilabas ng state media. Tayo ay nasa isang disadvantageous na posisyon sa mga tuntunin na supply, idinagdag niya. Dapat talaga nating bigyang pansin kung ano ang magagawa natin. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang prioridad ay palakasin ang domestic production ng bigas at mais, kahit man lang, at tugunan ang mga issue na pumipigil sa sektor ng hayop. Kailangan natin pag-isipang mabuti ang tungkol sa pagtiyak na ang mga tao ay may sapat na pagkain at kaya nila ang presyo. Nanawagan siya para sa isang multi-layered plan upang mapabuti ang chain value ng agrikultura na nasa ilalim ng strain sa panahon ng pandemya na nagre-resulta sa mga surplus na hindi epektibong inilipat sa mga lugar na nakakaranas ng mga kakulangan. Sa matinding kaso, ang mga magsasaka na hindi nakapagdala ng kanilang ani sa palengke ay itinapon ang kanilang mga pananim sa gilid ng kalsada. Talagang kailangan nating buuin ang ating value chain simula sa ating mga siyentipiko at sa ating mga mananaliksik, sabi niya. Kailangan nating gawing muli ang modelong iyon. Mayroon tayong isang magandang modelo mula sa nakaraang administrasyon, idinagdag niya. Kahit na ang konsepto ay magiging magkatulad, kailangan nating makabuo na may bago mula 2022 hanggang 2028 hanggang 2030.
Hiniling din ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang DA team na tasahin ang rice tariffication law at magsumite ng cost-benefit analysis ng Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Nabigo ang Senado sa nakaraang Kongreso na pagtibayin ang RCEP, isang trade agreement na kinasasangkutan ng Australia, China, Japan, South Korea, New Zealand at ang 10 miyembro ng ASEAN. Sinabi ni PBBM na titiyakin niya na ang trade deal ay hindi makakasama sa domestic industries. Bukod sa Pilipinas, dalawa pa lang ang hindi pa na ratipikahan ng RCEP, ang Indonesia at Myanmar.